Hello guys! Welcome back again to my screen! Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, July Alvarado TV. And for today's video, we're going to talk about hiring dito sa Guernsey, UK. So, panoorin niyo po lahat ang video na to at saka para magkaroon po kayo ng idea. So, before we start, guys, gusto lang po lang pong magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe tsaka sa mga nanonood po ng videos. Thank you so much for supporting me. And sa lahat po ng mga kababayan natin dyan around the world, kumusta po kayo dyan? So, for today's topic, I'm going to share with you about hiring dito sa Guernsey. So, gusto ko lang po i-clarify na nakikita niyo yung flag sa likod ko. Actually, Guernsey is not part of UK. It is British Channel Island po siya. So, may sarili po kaming ano dito. May state, sariling state. And may sariling government kami. So, yun na nga guys. Pag-uusapan na natin yung opportunity. Yung status kasi namin dito ngayon sa Guernsey is talagang kulang na kulang pagdating sa hospitality, sa mga hotels, restaurant, mga bar. So, simula nung nag-umpisa yung Brexit, yung na-implement dito sa UK, lahat ng mga European nagsialisa na kasi nga they need to implement or they need to have a visa or working permit. Since hindi ang yung iba hindi nag-comply, kaya nagsialisa na dito sa ano sa Guernsey or sa part din ng UK. So sa status ngayon dito sa ano sa Guernsey, yung ibang mga restaurant nagsasara na po kasi nga walang staff, walang mga chef, walang waiter, walang bartender. So I think this is the right time na opportunity na pwede yung ma-applyan. So, kagaya na lang nung 2 months ago, me and my friends, we had a dinner in one of the famous hotel here in Guernsey. And I talked the waiter na siya na lang daw yung naiiwan na waiter. Tapos isang bartender at saka isang waiter at saka isang reception. So, sa malaking hotel na yun, 4 na lang sila ang nandoon na nagtatrabaho. And they encouraged me na to apply with them. So, sabi ko, I'm still happy with my work. So, sabi nila kung may kakilala pa ba ako na gustong mag-apply. So, for this opportunity, guys, may hiring po talaga dito. Maraming hiring dito sa Guernsey. I talked with some of the recruitment agent. Cater Guest, ito po, ipapakita ko. Ito po yung link na to, yung picture na yan. Cater Quest, nandyan po yung info niya, yung email at saka yung mobile number niya. So, pwede kayong mag-send ng CV dyan. So, we prioritize po yung mga nasa Dubai, like Singapore, Dubai, or nasa UAE. Kasi nga, mas mapadali yung process. At saka hindi na kailangan ng agency, kumbaga direct hiring na. At saka marami na pong mga galing sa taga Dubai na nandito na ngayon as they work as waiter or bartender or may mga position. So si Cater Quest guys, siya po yung recruitment agent. Sila po yung nagbibigay ng
employers sa mga applicant, like yung mga kababayan natin na gustong mag-apply galing sa Dubai or galing UAE, galing Singapore or somewhere, Taiwan, Vietnam, kung sino man yung mga nakapanood dyan ngayon sa video na to na related hospitality at saka gustong pumunta or mag-work dito sa Guernsey. So itong Cater Quest, agent po yan sila, na sila ang magbibigay ng employer sa inyo. Hindi puro sila direct employer. Sila lang yung naka-assign dito sa state na maghahanap ng mga aplikante, at saka sila ang i-recommend kayo doon. May initial interview sila sa inyo, tapos i-recommend kayo sa ibang mga employer dito sa mga iba't ibang hotel. So sa email na yun guys, just send your updated CV with photo of course, other documents like certification, yung mga previous certification nyo, yung mga TOR, yung passport, mga other trainings, at saka yung kung may IELTS na kayo, mas mabuti yung international English language. Kasi mas pinapriority nila yung kompleto na talaga yung mga documents. Just send all your documents sa Cater Quest, yung ano, binigay ko na link na yon. Tapos magre-reply siya sila sa inyo. Tapos tatawagan na lang kayo kung kailan yung interview nyo. So uulitin ko po guys, hiring po dito ng waiter or waitress, chef, head chef or sous chef, basta chef, bartender or barista, receptionist sa hotel or mga previous na work na related sa hospitality. Maraming hiring po ngayon. Actually guys, meron na tayong iilan ng mga subscriber ngayon na i-start na po sila nag-process sa kanilang working permit. So yung working permit na yan, yan kasi yung pinaka first step na kailangan natin para maka-work dito sa Guernsey. So yung working permit na yan, yung kailangan niyan, yung mga certification, yung IELTS nyo, at saka yung mga criminal record form, at saka marami pang dapat i-comply. So dapat makapasa muna kayo sa interview, at saka mag-uumpisa kayo ng working. So for this opportunity guys, ang kailangan lang kasi ng Guernsey immigration regarding with your experience or sa mga employer, at least 2 years experience, kasi dati they need at least 3 years experience, pero sa ngayon binabaan na nila at least 2 years experience. Pasok na po kayo kung mayroon kayong experience regarding waiter or waitress, at least 2 years na nasa Dubai ka man ngayon, Singapore or Vietnam or other, pwede kang mag cross country. I-try mo po itong mag-send ng CV. I cannot guarantee you guys na makakapunta talaga kayo, pero try nyo lang po siyang applyan. Who knows? Kasi nga, proven and tested na ilan sa ating mga subscriber na mayroon na rin nagpa-process, nag-i-start na po sila. Ilan po silang nagpa-process na nag-send sila ng CV sa Cater Quest, and then binigyan sila ng employer, nakapasa sa interview. Ngayon, nag-i-start na po sila ng process sa working permit. Ang kagandahan lang kasi dito sa Guernsey guys, is that ang normally na niyang ibibigay na visa is 5 years, which is UK visa tier 2, which is that is 5 years. And then after 5 years, mag-take ka na ng exam as UK life. Pag naipasa mo yun, tapos magpaprocess ka na lang, magbabayad ka ng at least, I think, more than £2,000. So, after that one, ipaprocess yung papers mo, at saka pwede ka nang maging residente dito. Yung passport mo is may nakatatak na indefinite or remain to stay in the island. So, ang ibig kong sabihin guys, hindi lang po siya dito sa Guernsey or sa isla na pwede kang magstay after 5 years. Pwede ka na sa buong anywhere or somewhere in UK. Pwede ka nang magstay sa Scotland, Manchester, Wales, England, kung saan mo gustong magstay after 5 years, at saka na-process mo na lahat yung papers mo, indefinite ka na remain to stay.
yung passport mo may nakatatak na na ano, residente ka na. So anywhere in UK, pwede ka na ring mag-move or saan mo gustong mag-stay. And aside from that, pwede ka na ring mag-change ng job. Like ako ngayon as a waiter. So after 5 years, more than 2 years na ako dito. So after 5 years, mag-take ako ng exam, UK life exam, and then I need to process kung mayroon na akong tatak sa passport. Pwede na akong mag-move sa London, doon na magtrabaho as caregiver or kung anong klaseng trabaho. Kasi pag matatapos mo na yung 5 years, may ano ka na, may sa passport mo, resident ka na, pwede ka na magtrabaho kung anong klaseng trabaho ang gusto mong pasukin, or caregiver, kung basta kung ano-anong pwedeng ma-applyan mo, allowed ka na. Kasi sa ngayon, I'm not allowed to apply as caregiver or kung ano yung sa mga shop na pwedeng ma-applyan sa mga groceries. Hindi siya pwede kasi nga yung visa ko po is pang hospitality lang talaga, pang hotel, restaurant or related hospitality. So yun na nga guys, try nyo lang pong mag-send ng CV sa CaterQuest, yung binigay ko na link. Nagpapakasakali po tayo na makapasa sa interview. Why not naman? Wala namang mawawala kung itatry, di ba? At least nagtry kayo kaysa wala kayong action na ginawa, di ba? So, nakausap po kasi ang agent niyan yesterday, October 5, 2021, yung dalawang agent dyan na si Mr. Chris and Mr. Martin. I talked with them yesterday na talagang hiring, and they prioritize po sa mga nasa Abu Dhabi, UAE, Singapore, or yung mga open country na pwedeng mag-cross country going here in Guernsey. So mas mapadali po yung process, at saka kasi sa Pinas ngayon naka-red list pa yung sa UK naka-red list pa yung Pilipinas, so kailangan mag-quarantine, at saka ang dami pang process na gagawin. So, ang second option guys, pwede rin kayong mag-apply aside sa CaterQuest, pwede rin kayong mag-apply sa gov.gj. At ito yung link na to, itong picture na to. I-click nyo lang yung link na yan, tapos follow lang yung instruction. Click gov.gj, tapos i-click nyo yung job center, tapos i-search nyo yung like chef or head chef or front of the house or waiter, waitress, ganon. Lalabas po lahat doon ang mga nakalist ng mga position, or kung sinearch mo ng receptionist, lalabas din po lahat yung mga availability doon, at saka nakalagay doon kung anong name ng hotel, at saka pag press mo ng name ng hotel, lalabas doon yung email niya, tapos i-click mo yung email, doon mo isasubmit lahat ng mga documents like your updated CV with photo, yung mga certification mo, yung passport mo, yung TUR, at saka kung ano yung pang mga trainings na mayroon ka na ma-prove sa kanila na at least 2 years experience yung work mo. So yun guys, search nyo lang po sa website, sa Google, gov.gg. Tapos lalabas yung site na yun. Tapos search nyo yung job center. Tapos click nyo yung search. Kung ano yung position nyo, ano yung previous na work nyo, kung ano yung gustong applyan nyo. Tapos lalabas lahat doon yung mga nakalist. I cannot guarantee you na makukuha kayo. Pero try nyo lang po guys. Kasi nga we need it badly ngayon dito sa Guernsey. Kasi as of now, yung mga ibang restaurant, mga ibang bar, nagsasara na po kasi nga walang empleyado. We need more staff here in Guernsey. So that is why I'm doing this vlog sa mga kababayan natin diyan na sa mga nasa Dubai or sa Singapore pa, kung baka gusto niyo pong mag-apply or may mga kakilala kayo na gusto mag-apply to work here in Guernsey. So kung magtatanong kayo kung ano ba yung Guernsey na yan, so sa YouTube may may Guernsey. It's a small island lang po siya. It is a British Channel Island. Yung pera namin dito is pounds din. At saka yung most of the people here were British.
So yun guys, try nyo lang pong mag-apply, wala namang mawawala. Send nyo lang po yung CV nyo sa Cater Quest sa email na yun. And then sa gov.gg rin, maraming mga opportunities doon regarding sa mga positions about hospitality. So try and try until we succeed sa gustong magtrabaho dito sa Guernsey. So ayun, sabi ko kanina, ilan na rin sa ating mga subscriber na may mga employer na po sila ngayon dito na nag-start na po sila ng process. So thanks God for that na mayroon po tayong natutulungan. Hindi ko po inaano na maparami yung subscriber ko or maparami yung views ko. But in my side, gusto ko lang pong ma-share yung experience ko dito at saka makatulong na rin sa ating kapwa Pilipino kasi dati po din akong nasa Middle East, almost 10 years po ako sa Saudi Arabia, nagtatrabaho sa prinsesa, sa palasyo po. At saka iinan lang po yung savings kung magkano lang naman yung sahod sa Middle East, sorry. Nasa mga ano lang ako, mga 30,000. Unlike dito ngayon, nasa mga 100,000 na. Oh, including tips in isang buwan. Not to brag but to tell you honestly. So gusto ko lang pong i-share sa inyo sa ating kababayan na mga Pilipino dyan na gustong mag-apply na or gustong magtrabaho dito sa Guernsey. Kasi nga ang nangyayari ngayon dito sa isla na to, sa island na to, kulang po kami ng mga worker. Unlike sa Pilipinas or unlike sa mga other countries, walang mga trabaho yung iba, naghahanap ng trabaho. So, why not naman kung gusto nyong i-try to, di ba? At sa mga kababayan naman natin dyan na nasa Pilipinas, try nyo lang po din na mag-send ng CV nyo ng mga documents. At saka nagbabakasakali po tayo na in the near future, magiging okay na yung pandemic, mawala na yung red list sa yung Pilipinas sa UK. Kasi nga, if ever na magkakuha kayo ng employer, tapos mag-process na kayo ng papers nyo, tapos pag mag-travel na kayo papuntang Guernsey, you need to quarantine in UK sa London. Nagbabayad ka ng £2,300, which is cost na sa mga 160,000 pesos. So it costs a lot of money. So, yun po. We prioritize ngayon. Nakausap ko yung recruitment agent nga yesterday na mag-uumpisa muna sila sa mga cross-country na mga nag-a-apply ng mga Pilipinos. Pero yung mga nasa Pilipinas ngayon, pending muna, wait mo lang po tayo sa further notice nila. So yun guys, na-share ko na po sa inyo yung opportunity na hiring dito. We prioritize yung mga cross-country na mga kababayan natin dyan na nasa UAE or nasa Dubai, Singapore, na gustong mag-apply, just send your CV sa link na yun. Tapos, kung may mga questions pa kayo regarding this video, magko-comment na lang po kayo. And please don't forget to like and share. And of course, to subscribe my channel for more updates and more videos. And thank you so much guys for all my subscribers and supporters. Parami ng parami na po. So, thanks God and stay safe everyone. Sana matapos itong pandemic na to around the world, sana wala ng COVID. And thank you so much for watching my videos and hope to see you again soon to my next video. Stay safe everyone. Please don't forget to subscribe my channel, July Alvarado TV. May God bless us all. Thank you so much everyone.